Good morning po sa bawat isa. Welcome to our Daily Wordcast, Prayer and Devotion. Let us open our Bible to Hosea chapter 2, verse 20. Sabi po dito, in Good News Translation, sabi po dito, I will keep my promise and make you mine, and you will acknowledge me as Lord. Amen. So, ito pong Hosea. So, this in this book of Hosea, so, yung mga Israelites ay nalayo sa Panginoon. So, they were sinning, they were disobedient sa Lord. At yung mga puso nila ay malayong-malayo na sa Lord. They were doing their own thing, hindi na sila sumusunod sa mga kalooban ng Lord, hindi na rin sila sumusunod sa mga bagay na pinag-uutos ng Panginoon. At talagang sila ay tumalikod sa Diyos. At isang masakit na katotohanan na talagang meron talagang mga tao na tumatalikod sa Lord at pinipiling bumalik sa dating buhay, pinipiling gawin yung mga nakasanayan nilang gawin. Pero at this time, si Lord ay nag-declare siya na kayong mga Israelites, you are mine. I will keep my promises to you. I will restore you. I will bring you back to me. Amen. So kung babasahin natin yung mga few verses, sabi doon sa verse 18, sabi doon, and will let my people live in peace and safety. I will make my covenant with all the wild animals and birds so that they will not harm my people. I will remove also weapons of war from the land and swords and bows. And will let my people live in peace and safety. I will be true and faithful. I will show you constant love and mercy. And make you mine forever. Wow. This is a declaration of love. Amen. Ito na isa talagang katotohanan pagdating sa ating Panginoon is napakadakila ng kanyang pag-ibig para sa lahat. Amen. Para sa mga tao, para sa mga anak niya, para sa mga lingkod niya. Amen. Alam mo yun, hindi niya tiningnan yung pagkukulang natin. Hindi niya tiningnan yung mga bagay na nagawa natin. But instead, our God, tiningnan niya yung pagmamahal niya para sa atin. Ganito kadakila ang ating Diyos na pinagsisilbihan. Ganito yung pag-ibig na ipinapakita niya na sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang at pagkakamali natin, still, pinipili niyang mahalin pa rin tayo. Pinipili niya pa din na magbigay ng grace, magpakita ng mercy, magpakita ng peace. Amen po ba? This is a great God we are serving who will keep His promise. Amen. Ito yung Diyos na hindi niya babaliin yung pangako niya sa atin. I believe ang bawat isa po sa atin, we have this so-called promise verses. Amen. And ako po, meron din akong promise verses sa Lord. And sabi ng Panginoon, I will keep my promise to you and you will acknowledge me as Lord. Amen. So, truly, ating Lord, as time goes by, sa mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, anumang struggle natin, always remember that the Lord is able to keep His promise, that He will surely keep His promise. Amen po. And ipapakita ng Panginoon that truly, Siya ang Diyos. Hindi tayo, kundi Siya. Amen? Siya ang Diyos. Ipapakita niya na Siya yung dakila, na ang plano niya ay mas dakila kesa sa plano natin, na yung mga bagay na nakikita niya ay mas dakila kesa sa mga bagay na nakikita natin. Amen po. So ulit, sabi po dito, Hosea chapter 2 verse 20, I will keep my promise and make you mine. And you will acknowledge me as Lord. Amen. Let us all pray. Lord, Panginoon, patuloy o Diyos, nagpapasalamat kami sa katotohanan na ito, O God. Maraming salamat, Lord God, for such a comforting and reassuring word, Panginoon, na binigyan mo sa amin ngayong araw. I pray, Jesus, na anuman, Panginoon, yung mga struggles namin, Lord God, anuman, Panginoon, yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, Lord, I pray na Ikaw ang magpaparamdam ng pagmamahal sa kanila. Ikaw ang magko-comfort at magko-console sa bawat isa sa amin. Lord, strengthen us, O God. Strengthen us, Panginoon, Lord, na mamuhay ng tuwid, mamuhay, Panginoon, ng kalugod-lugod sa harapan mo, Panginoon. And help us, Lord God, to have an obedient heart. Help us, Panginoon, na piliin Ka, Lord, sa araw-araw. At Lord, yung mga desisyon namin, patuloy na gabayan mo kami sa mga actions
namin. Patuloy na gabayan mo kami, God. Holy Spirit, lead us. Lead us to live a glorified life, O God. Maraming salamat, O Diyos. And I speak blessing sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nakasama namin ngayong umaga. Hindi nyo to strengthen them throughout the day. At ikaw, O Diyos, ang mag-renew at mag-provide din, Lord God, sa pangangailangan po ng bawat isa. Maraming salamat, O Diyos. Be glorified and be magnified sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Good morning po sa bawat isa. Bless God and God bless us all.